Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, magbuo na tayo sa ating MCB box mga boss. Ito lang po yung masasabi ko mga boss, yung madaling paraan sa pagbubuo ng MCB box, yung diskarte, paano tayo bumuo. Hindi po tayo magmayabang mga boss, ito lang po yung masasabi ko. Ito na yung paraan na madali ang paggawa at saka hindi tayo mahirapan. Ito mga boss, yung mga lahat ng parts sa loob mga boss, dapat natin ibuo muna natin, ikabit muna natin bago natin buuhin yung box, yung MCB. Para hindi tayo mahirapan, katulad dito mga boss. Ang una natin binuo mga boss, itong shelve niya, yung shelve niya sa ilalim, yung breather. Kinabit muna natin yung sa top mga boss, tapos dito naman sa ibaba. Ito lang po yung masabi ko mga boss, dapat unahin natin yung mga parts sa loob sa pagkabit para hindi tayo mahirapan. At saka ang importante mga boss, sa paglagay ng wet glue mga boss, yung stick wheel, kailangan mga boss yung proper nga paglagay, hindi kayo mahirapan sa paglagay. Katulad dito mga boss, nilagyan natin ng stick wheel. Kung binubuuhon mo yung sa labas mga boss, unahin mo sa pagbuo, hindi ka na mahirapan ka na sa paglagay ng stick wheel mga boss. Ito lang po yung masabi ko. Kaya unahin natin sa pagbuo yung nasa loob bago sa labas. Ito lang po yung diskarte mga boss na hindi kayo mahirapan. Ito mga boss, tingnan nyo or mahirap ba o hindi. Ito yung paggawa natin. Para sa akin mga boss, ito na yung diskarteng hindi ka na mahirapan at saka madali lang pagbubuo mga boss. Dapat yung mga parts niya kailangan, katulad nito mga boss, kinabit na natin itong sa pintuan, yung harang ng pintuan, kinabit na natin. Yung iba mga boss, hindi kinabit, puuhin muna nila tapos ikabit na pagbuo. Medyo mahirap na mga boss. At saka ito mga boss, andali lang paglagay ng stick wheel, yung glue sa ikabit muna bago buhuin. Ito lang po yung masasabi ko mga boss, tignan lang yung mga boss paano tayo gumawa. Basta ang sinasabi ko mga boss, dapat unahin natin na sa loob at saka sa labas. Tignan nyo mga boss hanggang sa huli mga boss, tignan nyo. Then, pagkatapos mga boss, dito naman sa bandang likuran mga boss. Nakikita nyo mga boss, mayroong marking sa side. Sa siding niya mga boss, nakikita nyo mayroon tayong nilagay nga marking, yung bagis mga boss. Ito lang yung masabi ko mga boss, dapat bago kayo magbuo mga boss, dapat naka-layout na sa siding para dyan na tayo magbabase mga boss sa marking. Ito lang yung style natin mga boss sa una pagbubuo mga boss, yung nasa breather at saka pagkatapos ng breather mga boss, siding, tapos sa pintuan at saka sa bandang likuran. Then pagkatapos ng siding mga boss, yung tagabit na yung harapan at saka likuran, dito naman sa top. Ito lang masasabi ko mo, hindi ka mahirapan sa paglagay ng pako kasi meron pang madadaanan yung mga kamay mo, wala pang mga siding sa gilid, meron pa kayong madadaanan. Ito lang po yung masasabi ko, makita nyo naman kung paano natin nilagyan ng glue at saka paglagay ng pako na hindi na din mahirap kasi inuna natin yung nasa loob bago yung sa labas. Kumbaga mga boss, yung pagkakabit ng mga parts niya, step by step, really hindi yung buuhin mo agad yung sa labas bago sa loob. Ito mga boss, nakikita nyo, hindi tayo nahihirapan sa pagkabit kasi step by step.
Pagkatapos ito mga boss, sa bandang likuran naman mga boss, sa gilid, yung sa siding, sa pinakahuli na yan ilalagay mga boss, kasi meron pa tayong ilalagay sa ilalim ng 45 yung breeze sa ilalim mga boss sa breeder, para hindi tayo mahirapan. Ito lang yung diskarte mga boss, step by step. At saka makikita nyo mga boss paano tayo bumuo, yung hindi na tayo mahirapan sa paglagay ng glow at saka paglagay ng mga shield sa ilalim, kasi nakabuo na bago natin binuo yung labas. Hindi ko sumagumayabang mga boss, nakikita ko sa iba yung mga nabubuo nito ng MCB box. Pero mas okay naman sila mga boss, kasi ito na yung trabaho na mga boss. Kita sa atin mga boss, iba-iba lang yung magawa natin sa furniture shop. Ito mga boss, ika-dalawa pa itong gawa natin, yung MCB box. At saka yung diskarte mga boss, kung anong diskarte natin sa paggawa ng mga hanging kabinet, ito rin yung ginagawa natin sa MCB box. Ang diskarte natin mga boss, unahin natin nasa loob yung mga shelf, buuhin tapos muna sa siding. Ito lang pong yung diskarte natin mga boss, para hindi tayo mahirapan. At saka paglagay ng glow, yung tulad ng pabalik-balik na sinabi ko, dapat yung glow makapenetrate sa ilalim para matibay. Din ito mga boss, ito yung sinasabi ko mga boss, yung bracing sa ilaw mga boss, yung 45. Dapat ikabit mo nang sa bandang likuran mga boss, para meron kang lagyan ng pako at saka hindi ka na mahirapan. Mas medyo mahirap pag lagay ng pako, pero mas okay naman ito mga boss. Saka kung paglagay natin nga, hindi natin binubuo na natin yung nasa labas, mahirapan na tayo. Ito yung paraan natin mga boss. Kung sa iba, kung hindi nila ito, parang mahirapan sila sa ganitong paraan, sa kanila na yan mga boss. Iba-iba naman tayong paraan sa paggawa. Pero sa akin to, sa akin lang mga boss, ito yung pinaka magandang paggawa, yung pa-discarding, hindi tayo mahirapan. Pero ito mga boss, ito na yung final na pagkabit mga boss, yung siding. Yeah, meron na tayong layout dyan. Dyan tayo mababase. Ito lang po yung masabi ko mga boss sa pagbubuo natin ng MCB box. Hindi tayo magmamayabang. Nakikita mo nyo naman mga boss yung paano natin bubuo. Kayo na po ang musga mga boss. Basta sa atin mga boss, makatulong tayo sa mga baguhan. Ito mga boss, ginamitan natin ng bar clamp kasi mahirapan tayo sa pag-fix sa bandang likuran mga boss at saka sa ilalim. Walang problema mga boss, meron tayong bar clamp. Abangan sa susunod nga project mga boss, sa ating daily works. Follow, like and share na mga boss at saka subscribe sa YouTube channel natin mga boss. Ito mga boss, pagkatapos nito mga boss, yung mga ulo ng pako mga boss, kailangan ito ibaon kasi lagyan pa natin body pillar. Masilyahan muna natin bago i-deliver mga boss, para hindi na mahirapan yung may-ari nito mga boss sa pagpintura, kasi yung mga biak at saka mga butas naka body pillar na. Shout out pala sa may-ari nito mga boss, Buski Junior Canlum. Salamat Buski sa pagsalig nitong MCB box. Maraming salamat.